Hi guys, good morning. Nagluluto ako guys ngayon ng itlog. Yan. Iluluto ko yung itlog na merong tawag dito sibuyas. Namiss ko kasi ito kaya yan, iluluto ko. Saka baka kumain din yung mga bata. So, nagtitinapay sila tapos itlog. And then alam nyo ba guys, at saka malulam ulit ngayon. And alam nyo ba guys, kagigising-gising ko lang. Kasi alam nyo naman, pag nag-YouTube tayo, di ba, parang lahat ng notification, ganyan, mostly, is nakikita natin. Kamukat-mukat nyo ba naman, pagbasang-pagbasa ko sa YouTube, ano ko, sa notification, nakita-kita ko, may isang nag-comment nang hindi ko alam kung ano ang problema, baka masama lang ang gising niya, or baka kulang pa sa tulog. Kung ano-ano na yung pinagsasabi. Tapos, nung chinek ko naman yung video na yun, guys, makita-kita ko, wala na. Binura na niya, guys, yung ano niya. Binura na niya yung comment niya sa akin. Kasi mamukat-mukat nyo ba naman? Mali yata yung God. Mali yata yung gawa niya dun sa pangalan niya. Tapos ang ginawa niya, parang pinangalandakan niya talaga yung pangalan niya. Ipinangalandakan niya talaga sa madlang people, guys. Yung pangalan niya. Para lang sabihin sa akin yung mga ganong bagay. Although, wag na nating pag-usapan, guys. Kasi, minsan, ano, parang, kumbaga, hindi naman sa, ano tayo, perfect. Perfecto, no? Kaya lang, kumbaga, kung may sama ka ng loob o galit sa isang tao, parang gawin mo naman ng malinis. Hindi yung para ipapahamak mo rin yung sarili mo dahil sa sarili mong kapalpakan. Yeah. Ang pamaan dyan, yun, ikaw na yun, sa pool ka na. So, hindi ko na lang... Imbis na mabwisit ako guys, magalit, mainis, dahil, oh my God, kagigising ko, parang, natatawa na lang ako sa sarili ko, or natatawa na lang ako sa kung anong pumasok sa kokote niya, at ginawa niya yon at palpak pa, okay? Kaway-kaway sa mga palpak dyan, ha? Kung gagawa kayo ng kalokohan, make sure na palas na palas and it's 100% makiklear yung pangalan mo. Kasi, kumbaga, nakakahiya ka eh. I mean, diba guys? Arang, ayoko. Sa akin kasi guys, hanggat ang preference ko kasi, sa pagkatao ko ha, isa to. Di ko to nasabi nung nag-video ako noon eh. Parang, kung mga sali-salita lang guys, mga ganyan, hindi ako maapektuhan guys. I mean, wala lang, di ba parang natutunan natin nung kabataan, nung mga bata pa kami na, pag may narinig ka, labas sa kabilang tenga. So, nadala ko yon. Kaya lang, pag halimbawa, pisikalan na guys, parang, syempre parang, kahit papano, doon na tayo, hindi naman papalag, kundi doon na tayo magre-react, pero hindi naman in a bad way, kung hindi naman sila nag-react physically, in a bad way then, di ba? So, ganun lang, kaya, sasabihin ko nga talaga, talagang ang bibig ko talaga, medyo may pagkatakles. Sabihin na natin yung iba nga sinasabi is mayabang. Tulad ng sinabi ko sa video na yun, no? Marami nagsasabi mayabang. Pero, sabihin na natin na may napanood nga ako, ang kayabangan is kaibahan sa pagiging confident. Yung confidence mo sa sarili mo. Kayabangan na puro salita, 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 dakdak, daldal. Pero yung confidence, yung pagiging confident mo guys, may gawa yon, nakikita. Kaya lang, syempre, sabi nga is, it depends on how you deliver the words. Syempre, iba yung dating eh, diba? So, yun lang, na-share ko lang sa inyo. Gusto ko lang
Gusto ko lang ipaunawa sa mga tao na pag gumawa ka ng kalokohan, physical man yan, verbally man yan, mentally man yan, spiritually man, or what, na involved, make sure na maayos palas at hindi mo ipagsasapalaran yung sarili mo, yung pagmumukha mo, dahil lang sa kapalpakan na ginawa mo. I mean, yung paggawa mo ng kalokohan, sabihin nga natin, di ba, walang lihim na di nabubunyag. Eh, sabihin na natin, oh, gumawa kalokohan niya. Pabayaan mo na after 10 years, 20 years, na lang nila malaman. Kesa naman, gumawa ka ng kapalpakan ngayon, pamaya-maya, ayan na, boom, nasapul ka na. Yun lang, guys. Kaya, sana naman, ibahin na yung ugali, ano? I mean, mas mainam na ngayon madaldal, tackless, nakikita ng lahat, di ba? Kung hindi ka naman nakakasakit, I mean, kumbaga parang, wala naman talagang literal na hindi naman minimin na nasasaktan mo sila. Kesa yung totally naman, parang direct to the point yung pagsasabi mo na, ay, blah, 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 blah. Yan. Pero pag-uusapan natin yun one of these days, guys. Yeah. Okay, bye-bye, gising na si bunso ko. Alam nyo ba, guys, parang iniisip ko talaga, talagang God is good, diba? Parang, kasi hindi niya talaga hinahayaan na parang, kumbaga, yung pagkatao ng bawat isa sa atin, ay doon na lang. Parang dahil sa mga sitwasyon na ganyan, yung parang nalalaman na iba ko anong ugali mo. Parang doon is napapaisip ka na, oy, ganito na pala ugali ko, baka this is the right time na ibahin ko naman. At hindi niya talaga hinahayaan na parang ganun na lang ang gawin ng mga ganung klase ng tao, no? Yung parang manira ng manira, na walang ibang nakakaalam. So, sa mga ganitong pagkakataon, parang ginagawa ng Diyos. Ay, nako. Sinasabi ko yung binabanggit ko yung si God. Dahil sa mga ganitong pagkakataon is parang natutulungan ako ba, guys, na malaman yung mga pagkataon ng mga nakakasalamuha ko. Talagang hindi natin malalaman ang pagkataon ng isang tao kung hindi natin ito makakasalamuha o mapapakisamahan, di ba? Parang, so yun lang, guys. Ayan niya, medyo ano pa ako eh, medyo mabigat kasi. Yung mga, alam niyo ba yung mga kalokohan na mga na-encounter ko mga tao? Hindi ko na-encounter dahil tinitira nila ako eh. May mga iba na talagang tinitira ako ng harapan. Pero yung iba talagang hindi mo aakalain na magagawa nila yun eh. Yung parang tipong, wow, ganun? Nagawa mo yun sa akin? Nagawa mo yun? Parang wala sa pagkatao mo magagawa mo yun. Pero nangyari eh. Yun lang, guys. And wag na natin pahabayin to at na-share ko lang sa inyo. Nagtatry ako gumawa, guys, ngayon ng pork steak. Kaya lang hindi ko lang alam kung magagawa ko siya ng tama. So, ayan. Piniprito ko muna ngayon yung pork. Ayan. Piniprito ko siya. And then yung marinade niya. Ayan. Itatabi ko lang muna and then pag mamaya gagawin ko na siya, lalagyan ko ng sibuyas, then idadagdag ko siya ng lagyan ko pa ng konting tubig at mga pampalasa. So yun nga, favorite ko yan, isa yan sa mga favorite ko ng mga food na gustong gusto pero hindi ko siya kayang lutuin, guys. Yun lang, shinare ko lang sa inyo. And yeah, medyo gumaganda na ulit yung panahon, kaya lang pa bago ulan tapos araw, yeah. And then, yeah, usap na lang ulit tayo mamaya, guys. And then, parating na rin pamaya-maya si Habi, kaya nagluluto na rin ako ngayon.
si Papa. Hello, Papa. Nasaan na siya? Kinakausap ni Bunso si Papa. Nami si Papa. Bye-bye, Papa. Hora. Bye. Hello. Ayan. Nakikita nyo ba ako, guys? Ayan. Nakikita nyo ba ako? Medyo ano na dito. Alas 6 na rito ng gabi. Medyo madilim. Alas 6 na ng gabi. So, hindi ko tuloy alam kung ilan yung nasaing ko. Sandali nga. Magsasaing na ako, guys, ngayon. Ano ba yan? Naglagay kasi ako yung parang ano eyeliner pen. So, nangingitim yata yung mata ko. Magsasaing na ako ngayon, guys, kasi paggabi na. Para na to hanggang bukas ng breakfast siguro. So, yung mga bata, baka kung hindi sila magra-rise, baka magtitinapay. At the same time, gumawa ako ng parang ice drop ng mga bata. Ayan. Ayan, guys. So, itatry na natin. Ang galin siya. Ayun, oy, sehas, se, ayun guys, ayan, nakagawa ako ng ice drop, ayan o, oh. Ayan, para to kay Bunso, sige na, ayan, hawak mo na, tapos may tatlo pa rito, pero, ibabalik ko muna sa ano, ibabalik ko muna dito sa freezer, ayan, ayan muna, gumawa pa ako ng iba doon, kaya lang yung ibisa kung wawala nga ng ganyan, wala nang ganyan, nilagyan ko siya yung parang pambatang mga kutsara. Yun lang guys, and yeah, ano lang, magsasaing lang ako, and then siguro mamaya baka magra-rise yung mga bata, magluluto lang ako ng nuggets para sa kanila. And yun lang, wala namang masyadong ganap, and bye guys, magpapaalam na ako, and I'll see you all again next time. Bye bye!